Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome ulit dito sa ating live update, and kasama naman natin yung isa sa mga nagtapos dito sa ating computer secretarial training course. Ayan, pwede tayong magpakilala sa ating mga manonood, ma'am. Ayan, ako nga po pala si Emily Marquez. I'm from Mindanao. Sultan Kudarat po. And then, single mother. I have 3 kids. Ayan. Ilang taon na tayo dito sa Kuwait? Coming to 3 years po. Ah, 3 years na. Ayun. So, eto ma'am, si Ma'am MAD is nakapagtapos na kanya computer secretarial course dito sa ICSA. Paano mo siya may kwento, ma'am, na yun, nakita mo tong ICSA? Paano mo siya nahanap actually yung ICSA? Just research po. Ayan. May kwento po kasi ako, pangarap po kasi ako na makapagtapos talaga kasi hindi po natapos sa Pilipinas yung pag-aaral ko. So, self ko lang po yung pinaka-aral ko kasi. Okay. So, parang yung target mo talaga habang nagtatrabaho, hindi ka talaga sumuko na, yun, matupad yung pangarap mo. Opo. Paano mo siya pala pinagkaka siya yung oras mo? Kasi syempre, pumunta tayo sa abroad para magtrabaho. Paano mo siya namamotivate yung sarili mo na pumasok sa klase? Kasi nga, syempre, pagod sa trabaho. So, paano mo siya namamanage actually yung oras mo sa trabaho at same time pag-aaral? Ayan po, syempre may mga pangarap po tayo sa buhay, kaya kailangan i-push po natin yung mga pangarap natin sa buhay kung paano po tayo makakapag-level up yung mga sarili natin. Diba? So, ang motivation ko po is para sa akin po yung mga anak ko, kaya gusto ko pong makapagtapos para makapag at least makapag-trabaho tayo ng mas maayos na trabaho. Yun ang maganda, no? Kasi so, kahit pagod sa trabaho, tapos nagagawa pa natin mag-aral dahil doon sa isang ano talaga natin iniisip palagi, mabalik talaga tayo sa hugutan natin bakit tayo nag-aaral. Isa yun yung mga motivation natin at saka yung family sa Pilipinas. Kasi once na natulungan mo yung sarili mo to improve, so yung opportunities kumbaga is nalapit lang, at least prepared ka na, no? So yun, isa sa mga pinaghugutan ng ating mga kapwa-FW din na magpatuloy, na huwag sumuko sa kanilang pangarap, is yung motivation nila. Isa doon yung family. So yan, no, si Ma'am Emily nagawang pagsabayhin yung trabaho at the same time pag-aaral. So kailangan talaga self-discipline, no? At saka yung oras din. So kumbaga, yung day off niya is ginagamit niya talaga sa ano, no, sa pag-aaral, for self-improvement, self-growth. So maganda talaga yan kaysa sa ano, no. Okay na naman yung maggala-gala ka palagi, pero kailangan mo rin isipin kung paano mo siya i-improve yung sarili mo. At saka syempre, kasi once na-improve yung sarili mo, it comes na rin yung pag-improve sa ano, no, sa mga job opportunities at saka kung ano pa man. So ayan. So ma'am, may kwento mo, paano yung ano, kamusta yung pag-aaral mo? Okay naman po yung pag-aaral ko. Minsan nahirapan po ako kasi first time ko po dito na maggamit ng computer. So medyo nahirapan po ako minsan, pero okay naman po kahit papaano kasi may mga po naman po, instructor naman po. Ayan, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Tabir. Ayan. And then sa luma. And then sa lahat po ng mga student dito. Ayan. Pagpatuloy nyo lang po yung mga ano yung pangarap sa buhay. Ayun. So for sure, mga klase mo at saka mga kapwa natin sudyante sa ICSA, na minsan no, may mga pagsubok talaga na tinatry talaga sila na yun, magpatuloy pa ba, tapusin ba yung pag-aaral. Kasi hindi naman talaga nawawala sa buhay yung problema, yung mga challenges, at saka yung mga balakid, kumbaga, na tinatry ka talaga na kaya mo kaya yung tapusin yung, ano mo, yung pangarap mo na makapag self-improvement. So, yun lang. Ano yung mga message mo sa kanila, lalo na sa mga kapatid ng OFW na, yun nga, hindi pa nakapag-enroll kasi marami pang mga doubts, marami pang kinoconsider. So, yun po. Ayan, ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko OFW, ayan, kung may mga pangarap kayo sa buhay na hindi nyo natupad sa Pilipinas, pwede nyo tuparin dito. Ayan, pakiusapan nyo lang yung mga amo nyo ng maayos. At least, makuha nyo kung ano yung mga decision nila, mga decision nyo sa buhay, diba? Walang masamang sumubok. Diba? Kaya. Gaya ko din, I'm single mother. I have 3 kids. So, medyo mahirap, lalo na sa financial. Tapos, nag-aaral din yung mga anak ko. Nag-aaral din ako dito. So, medyo, minsan tapos,
Ayan. Kaya, kasi yun na talaga, no? Kung yung problema is magpapa-apekto ka, walang tutulong sa'yo. Kailangan mong maging, ano, no? Yun nga sabi nila, laban lang sa kung ano yung gusto mo sa buhay. So, andyan naman talaga palagi sa, ano, no, sa buhay ng Pilipino, ng, ano, no, ng, hindi lang Pilipino, lahat naman. May mga problema, it's up to you kung paano mo yan i, ano yan, harapin yung problema mo. Make it as a motivation or mag ano ka na lang, ano, bahala ka na dyan, ano yun na nung, basta mag ano na lang, tawag niyan, bahala na ko, ito yung problema ko, hayaan ko na lang. Or, gusto ko kung gagamitin mo siya as a stepping stone na mapa-improve yung sarili mo for better, ano no, for better future. So, yun, kailangan lang talagang lumaban, di ba? Yun ang sabi nila. Mm-hmm. So, make it, ano, ang problema mo, make it as a motivation to improve yourself. Yun talaga yung importante. Huwag ka magpa-apekto. Lahat merong problema, hindi lang ikaw nag-iisa. So, kailangan mo lang look at the bright side, paano mo siya itakal yung problema mo to, in, ano no, gamitin as a motivation, yun nga. Okay, so, yan, maraming salamat, Ma'am Emily, for sharing your, ano no, story dito sa ICSA. So, sa mga kababayan din natin na, yun nga, nag-swipe-swipe lang na, ano na, ano, FB page. So, baka isa sa inyo na nakita niyo itong live update natin. So, huwag sumuko and improve yourself. Opo, tama po. Walang huli. Walang, ano pa, ano, walang tawag niyan, it's a dead end na, walang ganon. So, it's ano talaga, tuloy-tuloy lang. Walang age limit, walang, ano no, walang balakid. Kung may pangarap ka, kaya mo yan. Kailangan mo lang mag-step forward. Tama? Oy, and step then, forward. Ayun. So, tapos ko na yung computer secretarial. Mm-hmm. And then, next plan ko na naman is social care. Ayun. No, diba? So, yun talaga. Dapat sa sarili natin, meron tayong mga plan. Kumbaga. Opo. Oo. Kaysa sa wala tayong plano. So, doon ka pa rin. After few years, dyan ka pa rin kung wala ka talagang plano. So, kailangan set a plan for yourself. Okay? Apo. Para at least, unti-unti nare-reach mo yan siya. Hindi mo alam, ay, nandito na ako sa tuktok, di ba? So, mabilis na yung panahon, mabilis na yung oras. So, as soon as possible, take step to get whatever you want. Yung dreams na gusto mong matupad, take step forward. Ayan po. Mm-hmm. So, maraming salamat, Ma'am Emily, once thank again for sharing your stories dito sa ICSA. So, ayan, maraming salamat. Yan sa kapwa ating mga estudyante na ongoing din ngayon. So, huwag sumuko. Tuloy lang yung laban. So, sa mga gustong ding mag-enroll at mag-improve ng kanilang sarili at magkaroon ng additional training, mag-message siya sa ating WhatsApp number or mag-comment dito sa ating comment box below sa +96599302850. And see you next time sa more live updates natin. Maraming salamat. And God bless po. Ingat tayong lahat.